tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Pinaka-first level po talaga na songwriting po, ganyan-ganyan. Tapos, nakapag-ano po eh, nasa stage po siya ng realization naming lahat about po sa relasyon. Parang ganun po, na dapat mulat ka lang para hindi ka masamtan, parang ganyan. Yun po. Safe ah. Safe na sagot yun ah. Parang sa amin lahat. Ganito. Hindi personal na. Safe sumagot ah. Hindi, pati mo. Pati ba natin, we have listeners na nakikinig sa inyo ngayon, ano? Liza Casas, and we have Charlie Ablaza, and Lance Corpus, yan. So, welcome dito sa NAPALM, at sana na-enjoy niyo yung, ayan, sumasabay po. So, I've watched some of your YouTube videos, no? So, napansin ko, yung ibang, tinutugtugan nyo, naririnig na sa audience yung sino sumasabay na sila sa kanta. So I think yung there are already parang fan base na pagka tumutugtog kayo na certain bar na kilala na yung mga kanta nyo. Parang ganun. So yan, kahit dito sumasabay na sila sa chat. Ano. And that's a good indicator, no? That people love your music. Okay. So, Adrian, kwentuhan mo kami, paano nag-start itong band ninyo na Owl's Night? Simula yung Owl's Night, year 2018, May 7. Simula ako nung former bandmate ko si Ralph, tapos former bandmate ko din si Kenneth, magkaibang banda. Then si Benedict, former bandmate naman ni Ralph. Then nag-decide kami na buuin ko, in-invite ko sila na, uy, buo tayo ng banda. Then, dun kami nag-decide na hindi naman siya for competition kasi nagbabattle kami dati sa dating banda namin. Nag-decide kami na original naman na sumulat kami nang ma-express namin yung mga individuality namin. Then, dun kami nag-start na mag-gig sa local venue dito sa Cavite. Then, 89 feet yung unang pinutugan namin na bar. Then, ayun, nag-decide kami lumabas ng Cavite, tumugtog sa Manila. Doon namin mas naman yung appreciation ng tao na or on alternative. Then, mas naramdaman namin yung appreciation ng tao, doon kami nag-decide na magpatuloy, na sumulat, na talagang karirin namin ito, na for long term goal. How about yung pangalan na Owl's Night? Saan ang galing yan? Spirit animal. Sa personally, spirit animal ko siya. Pero, nag-decide rin kami na gawing Owl's Night kasi that time na lagi kaming madaling araw tumatrabaho lahat eh. Okay. So, isa yun sa isang bagay kaya namin kumbaga parang lahat kayo medyo night owl. Kasing. Parang call center, hindi naman. Or gigolo, ganyan. Kasi, di ba? Parehong gabi din yung nagtatrabaho. Okay, sige. The question for Kenneth and Benedict. Si Kenneth siguro muna. If I try to look at your playlist yan, sa phone or iPad or whatever na ano, anong makikita ko dyan? Sino mga influence niyo sa banda or sa musicianship niyo? Sino yung naging parang music heroes niyo? Ayan. Let's start with Kenneth. Sino yung sa mga influence niyo? Sino mga artists or bands? Sa akin po Kamikaze, then Typecast. Then kasi sila sa kung paano siya gumawa ng kanta at yung mga progression. Then sa local, ay sa indie scene na kuya naming banda dito sa Cavite, yung Love Scene. Yun. Okay. Bye-bye na. Tapos na, parang doon din nanggaling yung style ko. Pero naman, hindi naman sa punto na kopya. Inspiration siya. Tapos ini-aim din namin na magtunog unique kami para masabi din namin na tunog outside kami. Actually, you mentioned about Typecast.
sabi ko nung una ko narinig yung ano, yung dalawang song. Una ko kasi narinig sa inyo is parang Tahanan at saka yung Mulat. So, sabi ko, ano, sabi ko, may tunog typecast, siguro influence nila to. Kasi sabi ko, ambient sound, sabi ko, dalawang gitara, nag-ano yung isa, reverb, delay, ganyan, sabi ko. Which is maganda kasi, ano siya eh, parang, nandun yung maingay na part, yung distorted na sound, nandun yung medyo melodic, tapos may break ng konti, tapos nandun yung, ano, parang ambient sound sa likod, nakapatong din, naka-layer sa maingay. So, parang maingay siya at the same time pero hindi naman siya hindi pong maingay na minsan yung medyo masakit sa tinga ganyan or depende di ba kanya-kanyang preference naman yan. How about si Benedict? Could you tell us more of kung sino nag-influence sa'yo na banda or artist? For me personally kasi ano nag-influence sa akin na tumugtog talaga is Franco, yung bandang Franco. And kung ano more on sila sa reggae rock. Then, dito naman kasi, nag-influence talaga sa amin sa pagtugtog, yung Starlight Replica. Ano po sila, Cavite bass. Bass na po nun, parang sobrang idol ko po kaya. Medyo influence po sa akin yung bass lines niya po. Nakapit ako, parang kumukuha ko na inspiration. Yun, nabanggit mo na Cavite based ano yung isang band ano mo na ano mo. So meron ding nabanggit kanina si Kenneth na Cavite based na banda. So napansin ko kasi 10 years before no medyo active pa din ako sa banda. Madalas din kami nang invite sa Cavite and yung Cavite 10 years ago medyo active na yung music community. So meron diyan group before, ang tawag nila Tiga South. Tapos yun, ini-invite kami and then, pag naririnig ko yung mga banda doon, sabi ko, magaling nito ha. Sabi ko, napakadaming talent dito sa Cavite. Sabi ko, alone. So sabi ko, parang may magaling na banda, may magaling na rapper, may magaling na dance group. Tapos, pinagsasama-sama nila sa isang parang venue. So, I think it's a very good community din. Hindi ko alam kung nangyayari pa sa ngayon. Medyo matagal na siya eh. Pero, ayun, before pa, alam ko na medyo ang daming magagaling na bands na from Cavite. Ewan kung narinig niya, they have bands like Constraint, na yung isang member din at kaka-Cavite din. Batiin muna natin yung ano, dumadami din yung ating bumabati sa inyo. No? We have Vanessa May Manansala, Grace Ann, Friends, si... yan. Sorry, hindi ko alam kung mapronounce ko ito ng maayos. We have Denny Lee. Ayan. Denny Ann Badal. Ayan. Seb de los Reyes. So, yan. Welcome sa NAPALM. Okay. Ito, nadaanan to kanina sa kwentuhan natin. Ano? So, this is a question for Kenneth and Benedict. So, si Kenneth muna siguro. How do you manage yung disagreements ninyo? Nabanggit nyo kanina, nag-away kayo minsan kasi nagkaroon kayo ng isang gig na medyo hindi nyo nagustuhan yung performance ng isang isa. So, yan. Paano nyo hinahandle yun? Ano ba? Nagsapakan ba kayo? Nagmurahan ba kayo? Or nagsabunutan? Ganyan. Paano nyo hinahandle yun? Okay. Sige, si Kenneth muna. Paano nyo inaayos yun? Pagdating sa disagreements kasi ano eh, mas prefer namin siya pag-usapan in person kesa sa chat kasi ano eh, pag sa chat kasi mas may chance na magkaroon ng misunderstanding. So yun. At pag-uusapan namin siya ng pag-uusapan sa punto na ayun, wala lang talagang kinikimkim sa isa't isa. Sa good side. No. Okay. How about si Benedict? Yes, yun nga, sinabi ni Kenneth, nag-agree ako doon. At saka, nagsiset lang kami sa GC ng isang spot at saka time. Saan kami pwede magkita. Tapos, for example, parang convenience store na sa labas lang may mga lamesa. Then, minsan bumibili lang kami ng bottles of beer. Nag-utapan ng mga ano, misunderstandings namin. Tapos, pababaan na lang talaga ng friend. Para rin. Okay. Okay. So, kumbaga, ano siya, let it out,
Tapos kung ano ba, may gusto yung isa, pababaan na lang kayo ng pride. So, kumbaga, hindi naman kayo nag-aaway. Like, for example, hindi, isa'yo na lang, bro. Hindi, oh, tama ka, bro. Tapos, nag-aaway ulit dahil. Okay. Sige, anyway, yun din natin, ano? Another question, para sa lahat, in your opinion, ano yung pinakamagandang kanta na nagawa niyo sa House Night? So, simulan natin sa, ano, okay, Kenneth na lang muna siguro ulit. For me personally, ano, yung Hakbang, kasi lyrically and musically, mas siya para sa akin, especially pag tinutugtog namin siya sa live. Parang ang dali niya makadiin sa emosyon ng nakikinig. Pati mismo dito tumutugtog. Kasama, no? So, sige, isama na natin yung mga listeners, no? Sa mga nakikinig sa atin. Sa opinion nyo, anong pinaka-paborito nyo kanta ng House Night? Next. Oh. So, yan. Si Kenneth ay Hakbang. Let's go to Ralph. Ralph, para sa'yo, anong pinaka-maganda? Para sa akin po yung Mulat. Kasi po ano eh, doon po kami na medyo nagkaroon po ng mataas na standard sa pagsusulat. Tapos parang yun po yung level 1 sa insane level namin, ganun. Yung starter namin na ano. Yan po. Okay. Okay. So we have ano, si Ralph, Mulat daw sa kanya. Benedict. For me po ano, Balik Tanaw. Kasi doon ko po nakikita yung progress ko ng ano na, physicality ko. Saka ang fun ko kasi dyan nagtugay. Okay, okay. Okay. Okay, and last. Sa akin po siguro yung pangalawa sa huli na naisulat namin. Hindi ba siya nai-release? Title nun, Pag-ilog. Kaya ako siya nagustuhan kasi yung pagtawid ng kanta, mahirap siya parang tapusin yung buong kumbaga sa album na ano yun. Pero nagawa namin siyang itawid ng maayos. So kaya boring siya musically sa lyrics wise. Wala pa to, no? Hindi pa to kasama din sa mga pinasa niya. Wala pa po. Sige. Okay. Anyway, just in case na matapos nyo sa let us know dito sa ano, baka pwede nating i-play sa for example, like ano, isang segment so we can ano, yung play that particular song siguro ano 15 minutes no tas konting kamustahan sa mga ano siguro sa fourth season na no sige Charlie, you have any questions for the band? Well, actually kay ano no kay more kay Kenneth and Benedict. So ang question ko sa no Kenneth and Andrea, so ang question ko kasi usually sa mga banda whenever we ask them kung ano yung mga missed opportunities nila, regrets, or wrong decisions they made that somehow hampered the band, yung pag-progress nila. Ano yung mga yon? Kung meron kayong naalala, ano yung mga regrets, wrong decisions, or missed opportunities ng banda? Disiplina eh. Disiplina sa character bilang tao. Pangalawa, disiplina sa pagtugtog. Kung ano yung practice, kung ano yung pagbabanda. Then pangalawa, huwag niyo kitain yung pagbabanda na may pera or gawin niyo yung pagbabanda dahil lang sa pera. Pangatlo, ngayong passion niyo dapat masaya kayo. Tuloy-tuloy lang sa pagtugtog. Ginagawa niyo to kasi alam yung gusto eh, gusto ng puso niyo. Kasi pagka hindi niyo ginawang gusto ng puso niyo itong pagtugtog, may panahon na darating talagang ma-burnout kayo. Parang madami sabi na parang nawala na ng gana. So yun, yung talagang play with passion. Okay. So, the last but not the least, si Ralph. Sa yun po, sundin niyo yung sinabi ni John Tatlo. I-relate na lang po namin kasi dati naging youth po din kami na meron pong ahead sa amin na yun nga po, may tumutulong po sa amin. Pangalala ko na po si Kuya Seb yun na matasa din po talaga silang sa eksena po, nakakaangat na po sila dito sa eksena ng Cavite, umabot na po sila
kaya kung saan-saan. Yun po, lagi lang po kong sinasabi sa amin na huwag po lalaki ulo pag meron pong may nakakap, may trip ng tunog nyo, may trip ng lyrics nyo, at yung tipong diehard fan agad, yung isang best mo lang kayo marinig, huwag lalaki ulo kasi ano lang yun eh, small step lang yun sa mga nanarating natin. Kaya dapat stay lang natin yung paa natin sa lupa at tumingin lang tayo lang na mataas kasi yun lang naman yung abot natin, yung lupa lang, pero pwede tayong mangarap na mataas. Okay. So before we close this segment, guys, no, ang dami lang nanonood sa inyo, ang dami nagko-comments, nagsha-shoutout and everything. Tatawagin ko na lang kayo isa-isa, probably starting with Adrian. O kung sino yung gusto mong batiin o i-shoutout ngayon, pakibati na lang, Adrian. Hello sa mga nanonood. Sama sila, kila Liza, kila Kuya Seth, sa family ko, sa friend ko. Okay, how about kay Benedict? Hi po sa mga nanonood dyan ng NAPALM. Ingat po kayo lagi, stay at home, para hindi natin makalat yung virus. Okay, Kenneth. Hi sa friends and family ko, and hi din sa girlfriend ko, Sarah. Stay tuned for the next episode. Only here on Z81 Radio, Manila.